Unang araw pa lang ng Miss Universe competition ay punong-puno na agad ang schedule ni Miss Philippines Michelle Marquez D. Pagkatapos kasing mag-breakfast ay agad na siyang hinila ng malalaking mga sponsors. Una ay ang Muba Cosmetics, ang official makeup sponsor ng Miss Universe. Niretouch nila ang ating kandidata, Finoto shoot at video shoot, sabay ipinost sa kanilang social media accounts. Gagamitin nila ang mga clips ni Michelle para sa gagawin nilang commercial ng kanilang brand. Pagkatapos nito ay pinapunta naman si Miss Philippines sa official footwear sponsor ng Miss Universe, ang Jojo Bragais. Pinotoshoot rin nila si Michelle kasama sina Miss Russia at Miss Switzerland. Ngayong araw din ang registration, opening dress fitting at sashing ceremony ng Miss Universe. Marami ang nakakapansin na litaw ang ganda at uniqueness ng Pinay. Maging ang mga Latino sa El Salvador ay hindi mapigilang mag-comment. May mga nagsabing gustong-gusto nila ang hairstyle ni Michelle. Sa lahat daw kasi ng mga nag-short hair sa Miss Universe, siya ang pinaka-classy. May mga natakot din dahil sa galing niyang magsalita in public. Ang isa namang ito, tila ba tinalikuran na ang sarili nilang kandidata dahil si Michelle daw ang gusto niya manalo ngayong taon. Ramdam umano niya ang lakas ng laban ng Pilipinas. Kabaligtara naman ito ng opinyon ng mga taga-Thailand. Ikinakalat nila ngayon sa social media ang mga litratong ito at sinasabing retokada raw si Michelle. Lahat na lang ng hindi magagandang shots ni Michelle ay ipinopost nila at pinagtatawanan, sabay ikukumpara sa magagandang shots ni Miss Thailand Antonia Porcild. Hindi lang siguro nila matanggap na ganito karaming mga Latino ang pumupuri sa ganda at sa kakaibang style ng ating kandidata. Sa tingin mo, desperado na ba ang mga Thai kaya nagpapakalat sila ng chismis na retokada si Michelle? Put your comments below. At upang maging updated ka sa laban ni Michelle sa El Salvador, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.